Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Kung nakikita ninyo ngayon guys sa inyong screen, no, yan yung mga eggs ng aking flowerhorn fish. At sa videong ito ay ikikwento ko sa inyo, no, kung bakit naging unsuccessful yung breeding natin. So nagiging puti kasi siya guys, no, ibig sabihin hindi siya na-fertilize. So ganyan ang mangyayari sa eggs kapag hindi na-fertilize ng flowerhorn. So umpisa natin dito sa ating female. So ito kasi yung female natin guys, yung kakabili lang natin, ay naglay agad siya ng mga eggs. And then dahil naglay siya ng eggs, pinaris ko siya doon sa red hat natin, no. So ito, so pinaris ko siya dito. So nung una nagiget together sila, maayos yung pagsasama nila, pero kalaunan, no, nag-away din sila, no. Kaya kung yun yung aking female, meron siyang sugat sa ulo, no, pero hindi naman masyadong malaki, no. So nag-away sila. That's why, no, yung ginawa ko is sineperate ko sila dito sa divider, no. Kaya kung nakita niyo yung 50 gallons ko, mayroong divider, no. And sa kasamaang palad, no, ito yung ating red hat, ay hindi siya marunong pumahid. So binantayan ko siya guys ng mga 2 hours, no. So 2 oras ang nakalipas at hindi, kahit ano, hindi ko pa rin siya nakitang pumahid ng mga eggs, no. Kaya, no, sa pagka-desperate, no, ko, no, kasi nasasayangan ako sa mga eggs. Kung nakikita ninyo, no, meron isang female dito sa kabila. So, tinanggal ko si Red Hat dito, no. Tinanggal ko si Red Hat, binalik ko siya dito. And then yung female, itong isang male natin ay nilagay ko dito. So nilagay ko muna doon yung female, no, kasi nung una pinares ko rin sila, nag-aaway din sila, kaya hindi ko na nilagay dito yung female. Masyadong aggressive kasi yung female ko. Nilagay ko to siya, no. So nung una, no, akala ko is nag-fertilize, no, fina-fertilize niya yung egg. So hindi ko na siya binantayan, no, hinayaan ko lang siya for another 2 hours din. No, hinayaan ko lang siya na nandyan sa mga eggs, no. So ito kasi proven na to, eh. Ito yung tatay ng aking mga fry, no, na binebenta. So yun, hindi ko na siya na monitor pa kung ano yung ginagawa niya sa mga egg, no. Pero parang nakikita ko na sinisimilyahan niya. And yun nga, no. At after 2 hours kinuha ko yung mga eggs, and then yun nga, nagkaroon ako ng artificial fanning, no. So ito yung procedure ko noon, ito yung ginawa ko noon sa una kong breeding ng, ayan na ngayon yung mga fry ko, no. So yan yung ginawa ko, nag artificial fanning lang ako, no, para yung purpose niyan is para ano, medyo hindi siya matubuan ng fungus, no. Pero after 2 days, no, so 2 days na nandito guys, ayan, kung nakikita ninyo, yan yung mga eggs ng ating female flowerhorn. Ayan, kung parang ano, ayan, so more on fungus. So pumuti na siya, naging fungus na, yung iba naging molds na talaga. Ibig sabihin hindi yan na fertilize at yun nga, nagiging fungus na siya. At yun, wala tayong mapuproduce na mga isda dito. So may nakikita akong mga umiitim, yan, kukunti lang yan. Yan lang siguro yung naging or yung na-fertilize ng ating male na flowerhorn. So I don't know ano yung nangyari. Siguro dahil medyo matagal-tagal na ang nakalipas bago ko siya nilagay sa mga eggs, mga 2 hours or 2.5 hours na, kasi nahinayaan ko lang si Red Hat doon. So after ni Red Hat, tinanggal ko siya at pinalit ko nga yung sipoknat natin. At yun, knowing na siya ay proven breeder na talaga, pero sa kasamang palad, hindi niya nasimilyahan ng maayos yung ating mga eggs. So siguro next time, no, yung yan yung pagkakamali natin, no. So nagtiwala tayo, no, sa ating
Red Hat, no? Ang ganda pa naman sana, no, ng ating mapuproduce dito. Pero hindi talaga kasi siya marunong mag pahid, no. So dalawang beses na tinry ko siya na pumahid ng mga eggs at sa kasamang palad, hindi niya nagawa, no. So sa isang female ko ganun din, hindi na niya nagawa. Ngayon hindi rin. So ibig sabihin, no, hindi proven breeder yung ating Red Hat. I don't know, no, mayroon kasi mga flower horn na natutong, no, mag-breed, no, or magsimilya ng mga itlog. Pero ewan ko lang, meron kasing mga flower horn din na mga infertile talaga, no. So siguro, no, itong Red Hat natin is isang infertile na flower horn, kaya for keeps na lang talaga siya. So hindi na siya for breeding, no, for keeps na natin yung itong si Red Hat natin. So pero meron akong isa pang flower horn na binili, guys, no, isang Red Hat din, no, pero parang hindi Red Hat na, kasi hindi siya pulang-pula, no, parang Silver Hat, no. So next time, sa next video ko ay ipapakita ko sa inyo yung bago nating isda, no. So itatry din natin, hindi rin yun proven breeder, pero itatry din natin sa susunod na magbreed, no, galing sa kanya, no, para makaproduce tayo ng magandang klaseng flower horn, no. Ito kasi si Pocknut natin, no, although may cock siya, so isa lamang siyang cockster, no. Hindi masyadong talagang monster cock na matatawag, no. May cock siya, no, pero ang tawag sa kanya is cockster lang. No, hindi tulad nitong mga ito, no. Medyo semi monster cock na to. Minsan, no, yung iba sinasabing monster cock na rin ito, no. So ibig sabihin malaki yung cock, no. Yan. So pero ang kagandahan kasi ng na-breed natin, no, kay Pocknut is talagang namumula talaga, no, pulang-pula. At ang ganda ng kalabasan ng kulay, no. So and then marami din, no, na breed natin ay mga crossover yung kanilang pearls, no. So iba na out ko na, no, may mga nag-update na rin sa akin, gumaganda na lang yung kanilang mga isda, no. Pero meron pa ako dito, no, mga fry. Yun, konti na lang yan. Mura na lang yung pag-out ko nito, no, kasi hindi na talaga siya masyadong quality, no, hindi katulad ng mga una kong in-out na talagang napipili ko talaga yon ng maayos. So yun lang, guys, no, yun lang yung ating update, no, sa ating breeding, no, unsuccessful breeding. So better luck next time tayo, guys, no. So wala kayong maaabangan sa akin na bagong mga fry, no. Pero update natin, no. So maraming pa, may dalawa pa naman akong female dito. So yun, itatry nating i-breed. Ayan, kung magpo-produce ulit sila ng eggs. Ayan, so maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget to subscribe sa ating channel, Sashimi the Flower Horn. So next time na ako mag-shoutout, guys, iipunin ko muna kasi hindi naman lahat nagpapa-shoutout. Konti pa lang naman nagpapa-shoutout na sa atin. Pero salamat na rin sa inyong lahat, no. Hina-heart ko naman yung lahat ng mga nagko-comment, no, kung makita ko. At saka salamat din pala, no, sa mga umu-order sa ating shop, sa Shopee at Lazada. Hanggang sa muli, this is Sashimi the Flower Horn Channel. Maraming salamat and paalam!